gumagana ng maayos yung carburetor. Meron lang siyang mga konting, tingin ko kailangan ayusin, depende sa aking obserbasyon saka sa aking panlasa ng pagra-ride. Hindi na natin kukunan ng footage yung pagkalasa kapag kapit ng bagong jet. I-re-report ko na lang sa inyo kung ano yung ginawa ko. Madali lang naman to, tatanggalin yung hose, tatanggalin yung mga manifold. Yan, tapos ma-expose na yung ating car. Magpapalit ako ng jet. 120 to ito. Tatry ko yung 120. Kumuha tayo ng drain para ma-drain. Meron tayo dito ang tatlong jets na pipilihan ko. 115, 118, and 120. Tinitingnan ko yung kanilang mga dimension. Although magkakaiba sila ng number, hindi sila from same manufacturer. Kaya magkakaiba yung design nila. And based on my analysis, I see that the 118 has the best design. Dun lang sa may pagkakabutas sa kanilang mga bore. Medyo tapered. 118 yung napili ko. Then mamaya i-adjust natin yung needle. Here we are. Sinet ko sa port clip to find out kung saan talaga yung pinakamagandang settings. Let's get it wrong. May nakita akong bara dito sa passage ng power jet sa channel niyan. At inabot ako ng mga ilang minuto para matanggal yun. Hindi ko na pinakita ang aking paghihirap pagdurusa sa bagay na yun. Meron akong mga nararamdamang slight weird performance dito. Baka maaaring yun yung cause. Tanggal ko na. Manufacturing defect. May plastic na nakabara dito. It's done! Nakabit natin ang ating ginawang adjustment. 118 main jet. And also, sa ating needle fork clip sa taas. In summary, I made the needle ng throttle. Yung main jet, a little wise that. Adjust na lang dito para sa full throttle. It's either sikipan ko or masyadong mabilis. Ang main jet, bibilis bababa. Supply o ating power jet. Kasi nagtatang level ng fuel. Main jet na lang lagi ang gagawin. Kaya healthy na bababa. Pero kung gusto nating baba, dapat mapanatili nating may kinalaman din yung that's fluid dynamics. Wala kang magagawa. Puro daldal. Mas maganda siguro kung i-testing natin. Sigurado magkakaroon tayo ng problema. Dahil mas advice na mag-adjust tayo pa isa-isa lang. Ginawa ko dalawa na agad. Kanina yung test ko, walang air filter. Ngayon, lagyan natin yung air filter. As I review the video, ang daming sumasambulat na gasolina palabas. So, sayang kung hindi natin matatrap sa air filter. I think makakatulong yan sa fuel economy. Testing muna bago paliwanag. Kapag palyado, walang paliwanag. Back to the drawing board. Yan. Ayos naman, may response kahit nasa high gear ka na. Yun yung hinahanap ko eh. So ito talaga yung balak natin. Magta-top speed dapat ako dito, pero ayoko naman makipagsapalaran na may katabing mga ganyan, no? Mahirap na. Barya lang naman nakukuha ko sa YouTube. Mga gatong drive-ban, anticipate muna na kantuan niya. Maaaring may biglang lumabas. O di mapipinball ka dyan sa ano, sa gulong niyan, di ba? Kapag clear, saka ka lang ano, saka ka lang overtake. Isang minuto kang malit,
wala yun kumpara sa kaligtasan mo. Bakit kasi kayo dyan umu-overtake dito? Strap muna ako ng helmet. Yun. Parang mas malaki pa yung butas ng 118 kaysa sa pinalit kong 122 ah. Normal lang yan. Mga namamatay-matay. Matagal naman namatay. Ang hindi normal yung pagkahinto mo pa lang patay na. Yung mga backfire na pailan nila, normal lang din yun. So in-adjust ko yung needle dahil kapag half throttle lang galing sa open throttle, nakakaramdam ako ng paghina ng engine, so masyado masikip yung natatakpan niya, kaya in-adjust ko ng kaunti para ma-reach. So kapag galing sa full throttle at binaba ako sa gitna, umayos na yun. Isa yun sa in-adjust natin sa needle. Ngayon pakiramdam ko yung main jet sobra sa 122, at isa pa, meron siyang power jet na tingin ko kung kulangin man yung main jet, lalakihan ko na lang yung dagdag ng power jet. Yun yung naisip ko rito sa tuning natin. Yan, kaya ako ginawa yung mga yun. Yan, kapag mga ganyan, tumigil ka tapos namatayan ka ng makina, yung doon ka mag-adjust. Ito mababa lang, minor na ito, kaya ganito. Test natin. Tawag dito 22-100. Talaga ako nagpa-power shift dahil pang-karera lang naman yun. Tingin ko ngayon, maliit yung aking pagkakalagay na 118. So, luluwagan ko yung kanyang power jet. Pero bago ko gagawin yun, tetesting ko ulit yung port gear ko kung magwa-120. Para makumpara ko lang sa last time. So, yung setup natin, tinanggal ko nga pala yung pagkaka-highcom nito, no? Wala lang. Trip lang natin. Bali yung test ko ng mga speed, hindi ako magpa-power shift. Gusto kong patagalin yung buhay ng clutch eh. Maliit yung 118. Lunod naman siya ngayon. So kapag mahina, kulang sa gas. Kapag naman sinisinok, sobra sa gas. Sa nakikita ko yung kanyang power jet, pang dagdag lang. Pero ano pa rin, main jet pa rin talaga yung pinaka nagsusupply. Sikip sikip. Balik ako sa malaking jet. Mahina ito. Partida na yun, di nakatunan ng maayos yung ating carburetor. Saan ba yun? Antay natin para masaya.
kasi yun. So, the power jet, I don't know, man. Parang useless. Kasi sa main jet pa rin nakabase yung pinaka full throttle niya. Based sa aking observation. Wala, katakot naman si ate. Oh. Susubukan ko yung fourth gear eh. Mas maganda talaga yung nauna kong build 122. Gas. Mga dan sa gasolinan. Unleaded. Luwag dito ay. Dito sa pala ko magagas din. Meron akong sasabihin sa inyong tip, mga kaibigan. Nagtataka ba kayo minsan kung bakit pagkatapos nyo magpagas ay ang ganda ng takbo ng inyong decarburador na makina? Ganito kasi yan. Yung gasolina natin sa tangke, lalo na pag marami, may bigat yan. Ang nangyari, mabilis bumababa yung iyong gas. Yun yun, kaya medyo richer ang timpla. Ngayon, to summarize the activity na pinaggagawa ko, aside from nangamote, inisip ko yung main jet, kung sakaling maliit, pwede namang i-compensate na lang ng power jet. Nagkamali tayo ron dahil sa main jet pa rin ang lakas, yung power jet dagdag lang yon. I don't know. Tapos kapag ka nagkakaproblema ka sa mga gitnang throttle, needle lang problema ron. Kapag ka nalulunod o yung kumakadyut ka dyut, ibig sabihin choked, maraming gasolina. Kapag naman lost power, parang naghe-hesitate yung pagkaka-describe natin, ano? Parang ang bagal niya mag-accelerate. Yung sinasabi ko sa throttle, kulang yun ng gas. Adjust accordingly sa needle. Kapag itinaas mo yung needle, ibinaba mo yung clip, reach yun. Tapos kapag pabaliktaran, itinaas mo yung clip, ibinaba mo yung needle, lean yun dahil tatakpan niya yung butas. Na-fix ko na yung needle sa port clip ko yung nilagay, port clip sa taas. Tapos tingin ko maliit yung aking main jet na 118. Hindi siya kayang i-compensate ng power jet. Iba pa rin yung nanggagaling sa main jet. Yung nanggagaling kasi sa main jet, dumadaan siya sa needle jet na nagkakaroon ng emulsion ng hangin. Kaya maganda yung atomization ng fuel na nanggagaling sa main jet. Dahil doon, umorder na tayo ng isa pang parts para sa carburetor, para pag-aralan na rin natin, suriin.